What's up, mga kabilog? Bagal ba PC mo? Bagal ba laptop mo? Hindi ka makapag-upgrade kasi nga dala ng pandemic, tapos sumabay pa yung mahal ng bilihin ng pangailangan natin sa araw-araw. Inapektado rin tayo sa giyera ng Russia. So, pagtaas ng gasolina. So, kaya, panoorin mo na lang itong video na to. Maituturo ako sa inyong tips kung paano pabilisin yung PC nyo na hindi kailangan mag... So, madali lang ito. Tuturo ko sa inyo na mabilis lang. So, lalo na sa mga baguhan pa lang sa computer. Gusto nyo mas speed up ng konti yung computer nyo. Sundin nyo lang itong step na to. Very easy lang. Magandang araw sa inyo, mga kabilog. At magandang gabi kung nasaan ka man ngayon. Kung nasa ibang bansa ka man. Magandang umaga. Ayan, magandang gabi sa inyo. Ako nga pala si James Ortega, sa computer technician while working din naman. Sideline ko ito pag computer technician and gumagawa ako ng videos tulad nito na mga how to. Kung bago ka lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe, i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga videong ilalabas. Bago tayo magsimula, mga kabilog, disclaimer lang, mas maganda pa rin is mag-upgrade ka rin ng PC or mag-upgrade ka ng PC parts na kailangan mo. So, iba pa rin yung experience. So, yung gagawin natin, hindi naman magdodoble yung bilis ng computer mo. So, may mananotice ka na pagbabago sa PC mo. So, mga around 10 to 20% ng optimization ng performance ng PC mo compare sa current setup. So, ayun, tara na! Una natin gagawin, paano pabilisin yung pag-boot up. Minsan, pag nag-open kayo ng PC, di ba, ang tagal, ang bagal. Minsan, napansin nyo, pag nag-open kayo ng PC, ang tagal mag-loading, ang bagal mag-loading ng load. Isa yan kasi dahil hindi nyo na-configure system configuration yan. So, yun yung gagawin natin. By the way, mga kabilog, kailangan unsip tayo bago tayo gumawa ng mga tweaks. Kailangan gumawa tayo ng restore point. So, ano ba yung restore point? Restore point, yun yung ibabalik mo sa dating setup. Hindi pa natin natitweak yung computer natin. So, pwede natin siyang i-roll back sa current setup niya before. So, yun yung ginagawa ng restore point. Punta kayo dito sa restore point. Tara na! Punta kayo dito sa search button ng Windows 10. Type nyo create. Ano ay kita nyo sa taas, create restore point. So, click itong configure. So, kung naka-disable yan, turn on system protection na lang. Turn on nyo lang. And click apply, click OK. So, create na tayo ng restore point. Click itong create. Example, date ngayon, June 26, 2022. So ayan, nagki-create na siya ng restore point. Hihintayin na lang natin na mag-create siya. So mamaya papakita ko naman sa inyo kung paano naman i-system restore once na natapos na to. So ayan, meron na tayong created na restore point. Ngayon, gusto nyo naman siya i-system restore. So ganito lang siya. I-click nyo lang tong system restore. So ayan, click nyo lang tong next. Ayan, so nakita na natin yung restore point natin. Ito yung ginawa natin ngayon. Then next mo lang yan. Then finish. So pagka na-finish mo na, ibig sabihin babalik na yun na siya sa dati. So tayo, hindi naman natin kailangan mag-restore point. Cancel na natin to. Next naman, mag-tweak naman tayo. So ayan, tapos na tayo makapag-create ng restore point. Pwede na tayong gumawa ng tweak. Pwede na natin siyang i-tweak. So paano yun? Punta kayo dito sa startup option. So i-tweak natin yung startup option niya. Ayan, punta uli kayo dito sa my search sa baba, sa Windows 10. Type nyo system configuration. So ayan, system configuration. Punta kayo ng boot. Click nyo itong advanced options. So numbers of processor. So i-max nyo. So ang purpose kasi nan, para lahat ng processor ng CPU mo mag-work. So dito naman sa timeout, naka 30 seconds kasi yan. So ito yung pag-boot ng PC
mo, gawin mo lang 3 seconds para mabilis. Then, services. Ito yung behind the back system ng Microsoft na service. So, sa akin halos lahat naka-disable. Example, may gusto ko ngayon enable dito sa services. Ito, like itong GoPro, Babe update. So, lagyan mo na lang check. Itong Realtek, example. Ayan, so check mo lang kung gusto mo i-check mo lang kung gusto mo i-enable yung mga behind the services ng PC mo. Then start up, click po tong Open Task Manager. Dito halos lahat ng application na pa-start up naka-disable na. So yung ginagamit ko na lang siguro itong Wondershare. So yun yung naka-enable sa akin. So, kung wala ka nang i-disable, okay na sa ito. Close mo na tong window na to. Then, click apply. And, okay. So, click mo lang din yung restart para mag-restart and mag-work na yung tweak. So, after restart ng PC nyo, na-tweak nyo na siya. So, maramdaman nyo mayroong pagbilis konti yung PC. So, ayun, mayroon pa gustong i-share sa inyo yung Windows Advanced Settings. So, ma-adjust natin dito yung visual effects niya. Pwede natin siyang tanggalin kasi sa Windows 10, maganda yung mga effects niya. So, para bumilis naman ang PC mo, kung sakaling old na yung PC mo o hindi na kaya yung mga visual effect ng Windows 10, pwede natin yung tanggalin yung visual effect na yan. So, pupunta lang kayo dun sa Advanced Settings para matanggal natin yung visual effect and then bumilis din yung PC mo. So, ganito lang yun. Ngayon, i-disable natin yung visual effect ng computer natin. Punta uli kayo dito sa my search sa baba. Type nyo advanced. So, ito, makikita nyo sa taas. View advanced system settings. So, dito sa performance, click nyo itong settings. Ngayon, i-click nyo dito yung best performance. So, lahat yan, mawala yung mga animation nyo, visual effect. So, sa akin, okay na itong smooth edges. So, okay na yan. So, smooth na yung PC nyo. Kung isasacrifice nyo yung visual effect nyo, example, kung yung PC nyo is masyado ng luma, pwede nyo gawin to. Kaya naman ang PC nyo yung mga visual effect. Maski ito, iwan nyo lang itong smooth edges, screen fonts. So, the rest, kung gusto mo mas maganda yung visual effect, isa sa inyo. So, click lang natin to apply. And then, okay. Next tips naman na gagawin natin, tatanggalin natin yung mga unwanted programs. Unwanted programs, yun yung mga application na naka-install na sa PC mo na hindi mo naman kailangan, or yung kinuha mong PC is meron na yung mga application na yun. So, pwede mo yun i-uninstall or disable para bumilis yung PC mo. Punta tayo dito kung paano siya tanggalin. Ngayon, i-uninstall natin yung mga unwanted programs. So, example, dito sa startup, ito tulad ito. Hindi mo naman kailangan to. So, unpin mo lang yung mga lumalabas dito, mga application. Ito, Microsoft Store. Hindi mo naman ginagamit yan. Ito, Microsoft Edge. So, yung mga visual effect dito, tsaka yung mga picture or games, pwede mo na siyang unpin or uninstall mo na lang. So, itong unpin mo na lang. Ayan. So, kung hindi makita dito, punta kayo dito sa uninstall. Ayan. Sa ating remove program. So, uninstall na mga application. So, meron kasing mga application na built-in si Microsoft na hindi naman natin kailangan. So, itong mga game na ito, kung hindi ka na nag-games, i-reinstall nyo lang. Ayan. Kung application nyo sa PC, bumabagal at bumabagal siya. Hanggat maaari, kung importante naman yung application, huwag nyo nang install. Katulad ito, ang daming games. So, hindi naman natin halos kailangan lahat ito. Pwede na nyo na itong i-uninstall. Ito, itong Microsoft na ito, Visual Microsoft.
So ito, kailangan nyo to, kailangan ng PC nyo. Hindi nyo basta-basta pwedeng tanggalin yung mga yan. Ito, like itong NVIDIA, kailangan nyo yan. Itong OBS, ito, ginagamit natin pang record. So di natin pwedeng tanggalin yan. Yung mga tatanggalin nyo, yung itong PopCap Games Collection, hindi mo naman nilalaro, uninstall mo na lang. Kasi, mabagal yung PC mo. So, as long as na mas konti lang yung laman ng PC mo, mas mabilis siya. So, ayan. So, maraming application kasi itong PC ko. So, hindi ko pa nalilinis. So, tatanggalin natin yung mga unwanted application na hindi natin kailangan. And medyo mataas naman yung specs ng PC ko. Kaya, sa ngayon, hayaan ko na lang muna. So, ayun. Tapos na tayo mag-uninstall na mga ito. Tulad itong games na ito, hindi ko naman nalalaro, i-install ko na para bumilis ng konti yung PC natin. Next ay making tool tip para medyo snappy yung Windows na. Punta kayo dito. Para medyo snappy siya konti, pindutin nyo yung Windows R, type nyo regedit. Ayan. Regedit. O, press mo lang yung yes. Punta ka ng current user, control panel, tapos desktop. So, click ka dito kahit ano, tapos type mo M para lumaba, makita mo yung menu show delay. So, naka 400 kasi yan. Ngayon, gawin mo siyang 20 para bumilis. Okay mo lang, then X. Ang sunod naman na tip ko sa inyo is yung power option. I-adjust natin yung performance ng PC natin. So, punta kayo dito. So, punta tayo sa power option. Dito, type nyo ulit sa may search sa baba, sa Windows 10. Type nyo power option. Ayan, power and sleep settings. Tapos dito, makikita nyo related settings. Punta kayo dito sa additional power settings. So, dito, ang default talaga nitong balance, pero na high performance ko na. Maganda tong balance na to pagka naka-laptop ka kasi ma-optimize mo yung battery ng laptop mo. Sa atin naman naka-PC, naka-desktop, mas maganda high performance para mas ma-smooth yung PC natin. So, yun nga lang, constant, mas malakas siya kumain ng kuryente. So, hindi ko naman sinasabing ganun kalakas siguro yung kuryente na sinasabi natin. So, may dagdag lang siguro. So, X mo na to, okay na yan. Naka-high performance tayo kasi desktop ang gamit natin. So, the tip ko naman sa inyo mga kabilog is defragment or disk clean up. So, yung mga temporary file, pwede niyan tanggalin at ma-delete. So, mabubuwasan yung storage nyo. So, mas malaki yung mailalagay mong mga file. So, ngayon, kung paano pumunta doon ito. Punta tayo sa defragment. Session ulit dito sa baba. Type nyo defragment. Ayan, lumabas na defragment. Click nyo yan. So, lahat yan pwede mo i-optimize. So, ito, see, optimize mo lang. Hindi, pwede na rin i-optimize yan. So, ito yung mga matapos. So, other way na pag-defrag, pwede nyo rin i-disk clean up ng local DC. Right-click mo lang nung local DC. Yung local DC. Click properties. Disk clean up. So ayan, check nyo kung wala na kayong importante yung file. I-check nyo lang. Ayan. So, kung wala na, gusto nyo nating pwede nyo lang i-delete yan. Clean up system files, so hintayin nyo lang matapos. Then, delete files. Bukod naman dun sa na-delete na natin siya sa defragment or sa disk clean up, meron pang isa para sure kayo ma-delete talaga yung mga file na yun. Pupunta tayo sa temporary file para ma-delete natin yung mga file na hindi na natin ginagamit at hindi na natin kailangan. So, ganun din, isa-search na lang din siya, ganito yun. Ngayon, i-delete naman natin yung mga temporary files. Kahit tapos na tayo mag-defragment at disk clean up, para sure kayo, search uli, type nyo %temp%. Enter. So, itong mga files na to, pwede nyo naman i-delete to. Save naman to i-delete. So, nakikreate kasi ng mga file ang PC natin once nag-use tayo ng mga application sa mga temporary file yan. So, actually, hindi lahat yan ma-delete yan. May lumabas. So, skip lang natin yung hindi ma-delete kasi may ginagamit pa tayo mga application. So, yung i-delete lang natin yung mga hindi kailangan.
rare bullet na nilabili. Skip mo lang. May mga na yun, ibig sabihin, ginagamit pa natin yung temporary file na yan using the apps sa PC na ginagamit natin ngayon. Every time na marami ka ng apps na nagagamit, balik ka lang dito kung gusto mo siya i-delete. So ngayon, hindi pa natin ma-delete to kasi mayroon pa yung mga ginagamit na apps. So pwede natin siyang balikan after 1 week and then delete na lang ulit yung temporary file para maging malinis ang PC nyo. Okay? At yun, sana nagawa niyo yung mga tips ko sa inyo at simpleng guide at nakatulong sa inyo at na-optimize niyo yung computer niyo. Kung meron pa kayong mga katanungan, comment lang kayo sa baba. By the way guys, hindi tayo expert technician, marunong lang tayo. So kung may gusto kayong i-share sa akin, gusto kong i-vlog, i-comment nyo lang sa baba. And gusto ko rin matutunan yung gusto nyong i-share sa akin. Bago ka lang sa aking channel, huwag mo kalimutan i-subscribe yung channel ko. I-hit ang notification bell para updated ka sa mga video ko. And maraming salamat. Goodbye!